Ano kaya ang gagawin mo kung isang araw ang iyong girlfriend ay nabuntis ngunit hindi ikaw ang ama? Pero alam mo sa sarili mo na hindi siya nag-cheat sa'yo. Parang magic, di ba? And does the story ring a bell? Kung ang nasa isip mo ay ang story ni Joseph and Mary, you're definitely right. Pag-uusapan natin sa video ito ang tungkol sa kanila. Ano yung nangyari kina Joseph at Maria matapos mamatay ni Jesus? At paano nga ba sila namatay? Kaya tara kaasyong at sabi-sabi natin alamin. Have you ever heard kung gaano kahirap kay Mary ang naging sitwasyon niya? Imagine being pregnant without undergoing the normal process of procreation. Eh, lahat siguro ng santo ay matatawag mo. At natanong mo na rin ba kung paano natanggap ni Joseph ang katotohanan ito at kung paano siya naniwala rito? Come to think of it, engaged na sila noon tapos bigla na lang niya nalaman na buntis pala ang fiancé niya at hindi siya yung ama. In fact, Diyos daw ang ama nito. Mahirap ang paniwalaan pero sa tulong ng anghel na ipinadala ng Diyos, eventually natanggap ni Joseph ang katotohanan. Pero there's more to that story na naririnig natin mula bata pa lang tayo. Ano nga ba ang naging buhay ni Joseph and Mary pagkatapos mawala ni Jesus? O kung paano ba sila namatay? At are they really the perfect family we pictured them to be? Kaya ngayon, sisimulan natin sa panahon kung kailan nag-resurrect si Jesus. Kaunting side story lang, para sa mga natatanong kung namatay nga ba ulit si Jesus after his resurrection, ang sagot ay hindi. Instead, umakyat siya sa langit kung nasaan ang Diyos. At iyon ang tinatawag na the Ascension. But going back, Mary and Joseph are one of the center of Christianity. Hindi man silang sinasamba, ginagalang naman sila. Pero sino nga ba sila bukod sa pagiging mga magulang ni Kristo dito sa lupa? Nagkaroon ba sila ng iba pang mga anak? O may isa ba sa kanilang ikinasal muli? Alam niyo bang pagkatapos mag-resurrect ni Jesus, hindi na masyadong nabanggit si Joseph sa Biblia? Pinaghinalaan tuloy ng ilan na namatay ni si Joseph noong mga panahong iyon. Naniniwala ang maraming biblical scholars na bago pa lang ang crucifixion ni Jesus ay namatay na si Joseph. Pero ito raw ay considered pa rin as happy death dahil namatay naman si Joseph sa piling nina Maria at Jesus. Pero may mga espekulasyon naman ang iba na kaya hindi nabanggit si Joseph sa latter parts ng Biblia ay dahil anak lang talaga sa labas si Jesus. Kaya naman, ginamit lang daw si Joseph para pagtakpan ang sikretong ito. Again, speculation lang ito. Pero hindi nagtagal na patunayan naman ng mga Urantia Papers o isang religious book na isinulat na hanggang sa ngayon ay di pa kilalang author noong 1950s sa Chicago. Ayon dito, ang tunay na dahilan kung bakit hindi nabanggit si Joseph pagkatapos bumalik ni Jesus ay dahil namatay na ito noong 14 years old pa lamang si Jesus. Hindi dahil sa katandaan kung hindi dahil sa isang aksidente nangyari sa construction site na pinagtatrabuhan ni Joseph. Mula sa Sepphoris kung saan nagtatrabaho si Joseph, nagpadala raw ng mensahero ang mga ito para sabihin kay Jesus ang aksidenteng sinapit ng ama. Nang sabihin naman ito ni Jesus kay Maria, agad-agad na pumunta si Maria kung nasaan si Joseph. Kaso nga lang bago pa makarating si Maria sa Sepphoris, binawian na ng buhay si Joseph. Kaya naman, nagpasya na silang iuwi ito sa Nazareth at doon ilibing kasama ang kanyang mga magulang. Pero alin man sa mga bersyong ito ang totoo, isa lang ang sigurado. Pumanaw na raw talaga si Joseph somewhere between when Jesus was only 12 years old at noong sinimulan na ni Jesus ang kanyang formal ministry. At ayon pa sa mga eksperto, isa kasi sa mga pinakamatibay at patunay na pumanaw na si Joseph noong mga panahong ito ay dahil hindi siya nabanggit sa selebrasyon ng kasalan sa Cana. At dahil hindi raw dito binili ni Jesus si Mary noong umakyat siya sa langit kung hindi sa taong hindi naman nila kapamilya. At kung isa naman kayo sa mga naging curious din kung nagkaroon nga ba ng anak si Joseph at Mary, and the answer is yes. Hindi lang isa ang kapatid ni Jesus na lalaki, kung hindi apat. Sila ay si Jude, James, Joseph at Simon. At saktunayan pa nga, nang namatay si Joseph, buntis na noon si Mary sa bunso ng pamilya. Isinilang ni Mary ang bunsong kapatid na babae ni Jesus, na si Ruth. Pero kahit na ganun, hindi pa rin maitatanggi kung gaano kalungkot si Mary, pati na ang mga anak nito nang pumanaw si Joseph. But to the best of Mary and Jesus' ability, sinikap nilang itaguyod ang kanilang pamilya at lumaban sa kabila ng kalungkutan. Pero ayon naman kay Steve Ray, na isang Catholic convert at author ng mga kilalang Catholic religious books, walang ibang naging anak si Joseph at Mary bukod kay Jesus. Naniniwala rin siyang siguro nga ay talagang pumanaw na si Joseph dahil hindi nga binili si Maria sa kanya kung hindi ka dyan. At ito rin ang pruweba ni Ray na magpapatunay na wala ng ibang kapatid pa si Jesus dahil kung meron, ibibilin ito ni Jesus sa kanyang mga kapatid at hindi kay John. Kaya naman, bago umakyat si Jesus sa langit, sinabi nito kay John na isa sa kanyang mga disipulo na magmula sa oras na yon ay si Maria na ang magiging nanay niya. At magmula rin sa oras na yon, sinabi rin niya kay Maria na si John na ang magiging anak niya.
Ibinili ni Jesus si Maria kay Jan kahit na maiba naman silang mga kamag-anak dahil si Jan sa tingin niya ang pinakamapagkakatiwalaan na gagabay sa kanyang ina sa oras na mawala siya. And indeed, inilagaan talaga ni Jan si Mary. Pero ang tanong, kung si Maria ay free from original sin at ang death ay consequence ng mga kasalanan, namatay nga kaya siya? Oh, napaisip ka rin ba? At yan ang nilinaw ni Pope John Paul II. Ayon sa kanya, hindi reported free from original sin si Maria ay exempted na siya sa kamatayan at bibigyan na siya ng gift of immortality. Dahil kung si Jesus nga raw ay nakaranas ng kamatayan, ganoon din daw si Maria dahil hindi siya superior sa kanyang anak. However, Mary's death is allegedly not painful. Namatay si Maria 14 years pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit dahil sa pagmamahal ayon sa Doctor of the Church na si San Juan Damasceno. Ginugol ni Maria ang buhay niya pagkatapos mawala ni Jesus sa pagtuturo ng reliyon, pagtulong sa mga may sakit at pagbibigay ng kaginhawaan sa mga nagdadalamhati. At hindi raw siya niminsan pinabayaan ng mga apostoles ni Kristo, bagkus ay minalisan nito na parabang sarili nila itong ina. At when she was around 70 years old, pumano si Maria dahil sa pangungulila kay Jesus at saka gusto ang makapunta sa langit kung nasan ang kanyang anak. Namatay raw si Maria sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang anak at pagmamahal din ni Jesus sa kanya. Dagdag pa dyan, ayon sa research, hindi naging masakit panoorin ang pagkamatay niya dahil sa sobrang payapa ni Maria. Para lang siyang natutulog ng mahimbing at tumuloy na sa kabilang buhay para manahan sa langit. At nang nabalitaan naman ng mga Christians ang nangyari, lahat sila ay nagtipon-tipon para ipagluksa ang pagkamatay ni Maria. Dahil wala ni isa sa kanila ang hindi nalungkot dahil sa dami ng natulungan niya. At nung ibinurol nila si Maria, it didn't look like a funeral but an Eastern procession. At lahat ng naroon ay kinanta ang Hallelujah sa pinakamataas na paraang kaya nila dahil sa pag-asang meron na silang pinakamatibay na tagapagtanggol at nagdarasal para sa kanila sa langit. At habang ginagawa nila ito, nakaamoy sila ng marahan ngunit napakabangong amoy na nanggaling sa hangin at nakadinig din sila ng mga malambot na harmonyang kay sarap pakinggan. Pero ang isa sa mga disipulo ni Jesus na si Thomas ang hindi na nakaabot sa seremonyang inihanda para kay Maria dahil nang dumating siya, nailibing na raw si Maria. Pero dahil hindi makapayag si Thomas na hindi niya makita sa huling pagkakataon si Maria, nakausap siya kay Peter na ipasilip sa kanya si Maria dahil gusto niyang halikan ang kamay nito na ilang beses din siyang ginawan ng mabuti. At pinagbigyan naman ni Peter si Thomas kaya sinamahan niya ito. Pero noong palapit na sila sa puntod, nagsimula na naman nilang maamoy ang kaparehong bangon ng hangin at malambot na musika. At nang buksan na nga nila ang puntod ni Maria, imbes na makita nila si Maria, ang nakita nila ay ang napakaraming kumpol ng mga bulaklak na nakalatag sa higaan ni Maria. Naniniwala sila na si Jesus ang kumuha kay Maria at nagdala sa kanya sa langit. At ito ang tinatawag natin mapasanggang ngayon na The Assumption of Mary. Sobrang dami mang version ng istorya at katotohanan. Sa huli, may mga pagkakalintulad pa rin at mga punto kung saan sila ay nagtatagpo. Alin man sa mga ito ang piliin nating paniwalaan, ang mahalaga pa rin ay makuha natin yung aral ng istorya at magamit natin. Well, there you have it! Sana nagustuhan mong videong ito tungkol kay Joseph at Mary. Ikaw ka, Asyong, nagustuhan mo ba ang ganitong uri ng kwento? Ano sa palagay mo ang dapat nating isunod? Comment down below. Kaasyong, baka may gusto kang i-request na topic. Comment down below lang ha at mamimili kami ng the best. At syempre, magkakaroon din siya ng special mention mula sa channel na ito. See you again mga kaasyong!